Siyempre, pinag-uusapan yung alleged leaked ito lang ang masasabi ko, please. Hindi ako sasagot na ng follow-on questions. Yes, sir. Pakinggan nyo na lang, sana naman huwag i-editorialize, huwag i-heading na iba ng ating mga home stations. Di umano, may pahayag ang Chinese Embassy sa Pilipinas na merong punong alleged recording sa isang kawani ng Armed Forces of the Philippines, the authenticity of which I doubt. Given the propensity of the Chinese government to engage in malign information activities. Ngayon, ito ang dapat natin tutukan at dapat intindihin ng ating mga kababayan. Kung itong statement ay totoong galing sa Chinese Embassy na sila ay nag-recording nang sino man sa Pilipinas, sila ay umaamin na lumabag sila sa batas ng Republika ng Pilipinas, particularly the anti-wiretapping law. At sila ay nagumawa, kung totoo man ito, ng bagay na labag sa international relations at labag sa batas. Dahil hindi sila nakipag-ugnayan sa Department of Foreign Affairs at sila'y umoperate na pailalim kung totoo ito. So, sa ganang amin, ito ay iiwanan namin sa Department of Foreign Affairs na alamin ang katotohanan kung ano talaga ang nangyari at kung ito talaga ay nangyari dahil ito ay gawain di umano ng Chinese Embassy mismo na paglalabag sa batas ng Republika ng Pilipinas, dapat alamin kung sino ang responsable dito at alisin sa Republika ng Pilipinas. Sa ganang amin, kami ay magpapatatag ng aming operational security measures given the fact na meron na talagang disinformation, malign influence, at hindi kanais-nais na mga gawain ang mga ahente ng ibang gobyerno. Kami ay gagawa ng kaukulang mga hakbang upang maproteksyonan ang Department of National Defense, ang Armed Forces of the Philippines, at ang ating mga kababayan. Uulitin ko ang statement ng Department of Foreign Affairs. Tanging presidente lamang ang pwedeng pumasok sa kaanumang kasunduan hinggil sa West Philippine Sea o anumang international na bagay through the Department of Foreign Affairs. Walang binigay na pahintulot ang presidente o sino mang opisyal ng kabinete hinggil dito. Kaya mali ang pagtatahol ng mga opisyal di umano ng Chinese Embassy dito. Sana maliwanagan ang ating mga tao. Uulitin ko, kung totoong galing ito sa Chinese Embassy, umaamin ba sila na sila ay lumabag sa batas ng Republika ng Pilipinas? Yan ang kasagutan na dapat sa kanila tanungin. Thank you. Thank you, sir. Salamat po.